ano? Paano nag-propose sa'yo? Yes. Si Ren? Paano nag-propose? Napaka, ano? Nasa kotse kami. Natutulog lang ako ang Julius. Kasi siya lang yung bumaba ng kotse. So, natutulog ako. Tapos mamaya sabi niya, oh, will you marry me? Tapos ah. nakabukas na yung ano. Tapos sabi ko, yun na yun. Tapos tumawa ako. Sabi niya, ito, will you marry me? Yun na. Tapos kinuha ko na yung ring. Tapos sinuot ko, ito. Hindi nakarecord siya sa video. Hindi, wala nang time. Nakatulog ako. Tapos sabi niya, oh, will you marry me? Very casual. Casual. Very ano kasi ito, macho-macho na lalaki. Hindi siya yung ano. Dumating na kami sa point of talking about our future, having a baby, and then settling down. Parang hindi na ako nagdalawang isip with him. Kasi nga, yung na, nabigyan niya ako ng ganung security na I can trust this man with my life. Okay guys, nandito tayo ngayon sa tirahan ng mag-asawang Renz at Jeff Fernandez para kumustahin natin ang kanilang buhay. At si Renz po ay isa sa mga anak ng action star, ang ating idol na si The Boy, Rudy Fernandez. At ito rin, tahanan na ito ay ang kanyang naging tirahan nung siya po ay nabubuhay pa. Actually, si LT ay dito pa rin nakatira hanggang sa ngayon. Halika! Hi! Renz! Jeff! Uy, thank you ah. Thank you sa pag-accommodate sa amin. Oo naman. Salamat sa bahay niyo. Sa pag-bisita. Kamusta? Kamusta ang buhay? Pasok po. Halika. Jeff, may regalo ko sa baby niyo. Mga diaper. Kailangan niya yan, no? Saka siyempre, baby wipes. Isang box yan. Isang kailangan namin. Kaya, Julius, thank you. Oo naman, no? Kamusta ang buhay, ano? Buhay nanay. Mahirap. Marami. Challenge. So, Kuya Julius, ito pong eksaktong spot na to, dito pumanaw ang tatay ko. Mm-hmm. Oo, dito ang naging hospital namin nung may sakit siya. So, dito yun naalala ko. Binulungan ko siya dito nung final moments. I love you, sabi ko. Tapos, in a few moments, ayun na. Wala na. Hindi na rin siya nag-respond nung sinabi mo, I love you. Wala na. Wala na. Bale, ito pong painting na to, gawa ni Johnny Delgado, the late Johnny Delgado, wow, na isa pang legendary actor. Uh-huh. Ito po ang representation niya kay Mama. Uh-huh. Ito yung mole po. Si Lord as yan, you no? Can see. Opo. Wow. Amazing, no? Jay Feleo. Ah, Feleo kasi last name niya, no? Yes. Johnny Delgado, the great Johnny Delgado. Mm-hmm. Wow. Ano na ngayon itong room na to? Bali, kung may guests po kami, sa ngayon kasi naging ano pa siya, stock room. Mm-hmm. Pero kung may guests, usually dito kami tumatambay. Uh-huh. Tapos, bali, ang tawag namin dito, den. Den. Oo. Uh-huh. Dito po ako nagte-training kung ano, pero ngayon po dad bod dahil po bagong tatay. Pero ito po ang training room ko dahil si Papa pinalaki akong mahilig sa boxing at mahilig mag-training. Ito mga gamit na to sa iyo na to o sa dad mo? Ah, sa akin na to. Sa iyo yan. Tapos saan yung kanyang favorite na tambayan? Bale, dito po sa part na to. Itong part na to dito. Eh, dito siya lagi. Oo. Ito po yung mga memorabilia ni Papa. Oo. So, meron dito kay Manny Pacquiao ata ito eh. Oo, kay Manny Pacquiao. Paring Rudy, oh. Oo. Ano, jacket na binigay ni Manny Pacquiao sa kanya. Ito, nakita na sa likod. Team Pacquiao at may dedication. Itong isang jacket na to, dedicated to Lorna Tolentino. Ayan, to LT. Ha? Diba? From Manny Pacquiao. At nakapangalan din kay Lorna. Ito namang isa, yung para kay Rudy. Nandito. Ayan. Thanks for your support. God bless Manny Pacquiao. At meron ding ano, nakaburdang name niya, Rudy. Ha? Ito po naman yung mga ginagamit nilang props noon sa mga movies ni Papa. Dahil maraming movies si Papa na pulis siya. Mm-hmm. Ito yung mga movies, ito yung mga jackets na gamit. Actually,
Kuya Julius, ito pong sa likod nyo, nandito po lahat, in-organize po namin. Dahil si Papa, napaka-OC nga niyan, lahat pati ang taping day, pati yung scene, naka-mark sa... Wow. Sa mga gamit niya. Siya mismo nagsulat niyan? Ito, hindi. Oo. Kami-kami na to. Pero yan. Yung sa loob niyan, siya mismo. Naka-organize yan. Kunyari ito, barong Tagalog. Puro barong Tagalog na sa loob niyan. Oo. Tapos kukuli na lang niya pag kailangan niya. Kukuli na lang niya pag kailangan niya. Oo, galing. Ano? Anong plano niyo rito? So, ito yung magiging mga gamit na ipapasok namin sa future na magiging museum niya. Oo. Saan to museum na to? Iniisip po namin sa Cavite, dun sa farm po namin, malapit po dun sa General Aguinaldo. Okay. Emilio Aguinaldo, sorry. Ito, ano pa mga nandito, friends? Ito, ang isang bag na to, Reflection Films, ang dating production company ng tatay namin. So, ano nga ba ang laman nito? Tingnan natin. First time natin bubuksan to in a long time. Ah, may mga hats. Oh, I think ito yung ginamit niya sa isang movie niya na Markang Bungo. Oh. Kung di ako nagkakamali. Oo. Tapos ito yung mga iba, parang pang-gangster to ah. Oo. Pang ano, Peaky Blinder, di ba? Oo nga. Tapos mga beret. Ganun din, as an artist. Mga ano, ito, sa Huawei ata to eh. Huawei. Hindi tayo sure ah. Oo. Pero ganito kasi yung hat na gamit niya dun. Oo. Ito, may mga hats pa rito. Military hats naman to. Mm-hmm. Victor Corpus yata yan, yung military hat niya. NDI. So, meron siya rin siya mga suits, oh. Yeah. Anong height ni daddy mo? Mga 6'1 yata si Papa. Kung di ako nagkakamali, matangkad siya eh. Wow. Sayang nga, hindi ko nakuha yung ito, height parang niya. Parang terrorist ang dati niya dito, ah. Back rubber, ganun. Tama. Oh. Mukhang hold-upper. Oh. Hold-upper siya dyan. Ito yung mga legacy ni Rudy, no? Kung, isa sa mga legacies niya, yes. Mga roles na kanyang ginampanan nandiyan sa mga boxes na yan. Yes. Naka-preserve. Mm-hmm. Na-preserve po ng family itong mga gamit ni Mr. Rudy Fernandez na plano po nilang ilagay sa isang museum na kanilang ipapatayo. At nakikita nyo rito sa tabi ko ay yung mga gamit ni The Boy na naka-label. Ganun pala siya ka-organized. Nile-label niya yung mga gamit niya. Nilalagay niya sa mga boxes. For example, ito, t-shirt with collar, mixed pants, polo, medyas, panyo. Naka-grouping siya para in the event na kinakailangan niyang gumamit ng mga damit, madali niya na ma-identify kung saan niya kukunin yung mga damit na gagamitin niya sa shooting. Dito sige. Ang isa sa mga tambayan niya, itong part na to. Mm-hmm. Tapos yung dito din, sa may dati kasi garden itong part na to. So diyan siya usually nagko-coffee or nakatambay, tumatawag ng mga kaibigan niya, itong part na to. Tapos may pool. May pool. May swimming din siya dyan. Hindi gaano, pero dyan siya nagtitraining. Mahilig kasi siya mag-scuba dive. So, dyan kami nagtraining nung dati sa part na yan. Tapos itong bahay na to, dyan nakatira si LT. Yes, dyan po. Ang nanay ko, pati ang brother ko, dito po. Dyan. Kapit-bahay. Oo. Kaso wala si LT ngayon, no? Wala, busy. Nakasirap, wala rin. Si Kuya nasa trabaho. Sa trabaho ngayon. Reds, gaano kahalaga para sa iyo itong room kung nasaan tayo ngayon? Napakahalaga, Kuya Julius. Dahil itong room na to, dito mismo lumipas ang tatay ko. June 7, 2008. So maraming memories dito. Actually, pupunta po ako dito minsan. Kung namimiss ko siya, nangangarap akong magmulto siya. Pero hindi po siya lumalabas eh. So, ayun. Ano naaalala mo nung araw na yun? Naaalala ko, andito kami buong pamilya, yung final moments niya. Parang napaka-numb yung feeling. Wala ka nararamdaman, hindi ka makapaniwala na ito na pala yung panahon na yun. Dahil hanggang dulo, pinagdarasal ko na magka-miracle, na mawala yung sakit niya, gumaling siya. Pero apparently, panahon na niya. So,
Ayun, tinanggap ko na lang. Paano siya nagpaalam sa inyo? Nung mga time na yun, parang wala na rin siya sa sarili niya. So, hindi na siya nakapaalam. Nakapaalam siya beforehand pa. Dahil napaka-OC ng tatay ko, lahat ng kailangan niyang gawin, parang tinanggap na niya na lilipas din siya. Ginawa niya na lahat ng kailangan niyang gawin, tulad nung mausoleum sa Heritage. Siya ang nag-setup nun. Lahat ng mana, lahat ng mga kailangan asikasuhin, nagawa niya na. So, ayun. Pinaghandaan niya. Pinaghandaan niya. Yung pagkawala niya. Pero madali ba niyang natanggap yun? Nung sinabi sa kanya na meron siyang cancer? I think nung early part, ano talaga siya eh. May pagka-fighter kasi yung tatay ko, mahilig siya mag-boxing. Siya nagturo rin sa akin mag-boxing, yun yung hobby namin together. Ang binigay sa kanyang time frame ng doktor, 3 months. Pero lumaban siya, umabot siya ng 3 years. Dahil rare type of cancer ang nakuha niya, which is periampullary cancer, malapit sa pancreas yun. Ang survival rate nun talaga mababa at mabilis. Pero at some point, nawala pa eh. Naging okay na lahat eh. Tapos ayun, unfortunately, bumalik lahat at ayun na nga. Ayun na nangyari. So at first, medyo lumalaban? Lumalaban. Kailan yung period na parang na-realize niya na it's really best na mag-prepare na? I think yung medyo first or second year nung battle with cancer. Doon na niya parang in a sort of way tinanggap at parang inasikaso niya na lahat nung point na yun. May moment ba kayong dalawa na nag-usap kayong dalawa? Meron siyang mga binilin sa'yo? Meron siyang binilin sa akin. Ano yun? Naalala ko. Alagaan mo yung nanay mo. Yun yung sabi. Huwag mo iiwan ang nanay mo. Yun yung naalala ko. Na pinaka-binilin niya sa akin at some point sa hospital. Ayun. At sinabi na rin ba niya sa'yo na talagang mawawala na rin siya eventually? Lahat kami hopeful eh. Until nung dulo eh. Pero at the back of our heads, alam namin na lilipas rin lahat. Dahil lahat naman tayo lilipas din. Hindi lang na alam kung kailan. Pero ayun, gusto namin handa na just in case. So ang bili ni tatay sa'yo, alagaan ang nanay. Pagdating naman sa ano mo, sa future mo, anong binanggit niya sa'yo? Alam niya na kasi at that point na gusto ko mag-artista. Pero ang pinapromise niya sa akin, Kuya Julius, tapusin ko muna yung college ko. So tinupad ko yun bago ako nag-artista. Tapos sa awa ng Diyos, nakapasok ako. Tapos tuloy-tuloy naman din yung trabaho after noon. I think sa tulong ng Diyos, sa tulong niya sa taas, nakaano naman po. At least meron akong hanap buhay. As college student pa ako noon. Estudyante ka pa noon? Opo. 16 years ago. So ano ako noon? 24? 25? 23? May points na sa hospital, nahihirapan talaga siya eh. Because yung gamot, I think, nakahina, nakakalbo. Eh, ayaw, sa lahat ng ayaw niya yung pumapangit siya. Dahil napakagwapo nun. Walang, yun lang yung taong kilala ko na never nagka-pimple sa buhay. Flawless eh. Flawless ang, ang skin. So, yun ang naalala ko. Ayaw din niya na umiiyak sa harap niya. Gusto niya kung nandun sa harap niya, strong ka. Ayaw niya yung mag-ano kasi siguro baka maiyak din siya. Ayaw niya. Gusto niya fighter mindset eh. Noong time na yon. Pero may mga points na alam ko nahihirapan siya. Pero hindi niya masyado pinapakita? Pinipigilan niya parang gano'n? Pinipigilan niya pero may point na hindi niya na mapigilan. Napapasigaw na siya. Parang gano'n. Mahirap dahil si Mama ang talagang nag-aalaga kay Papa nung panahon na yun. So, pero nakikita nyo, siyempre. Oo, bumibisita kami sa Cardinal. Paano mo i-describe yung feeling na nakikita mo yung tatay mo? Ako, ang hirap dahil si Papa, na-bless ako na yung tatay ko, idol ko.
So yung hero mo, imagine mo, ganun yung nangyayari. Ang hirap sa puso, ang sakit sa puso. So napapaiyak ka rin? Tinatago mo lang? Oo. Tinatago ko lang. Nung time na nawala na siya, paano may i-describe yung emotions dito sa kwarto na ito? Yun nga, nung naalala ko, napaka-numb eh. Numb? Parang numb. Wala kang feeling na parang, parang nasa panaginip na, I can say nightmare, syempre, parang nightmare. Na, parang gusto mong gumising? Oo, na totoo ba to? Nangyayari ba talaga to? Naalala ko nung lumipas na, sinabi na ng doktor, di ba may ano yun, time, ano, ganyan-ganyan sabihin niya. Naka-ready na kasi yung heritage doon eh. So, dumiretso na kami doon. Nag-shower lang ako. Pero yung feeling parang hindi mo nararamdaman yung tubig, hindi mo na ano, parang ano lang. Parang numb na nasa ano ka. Wala ka sa reality. Wala ka sa reality. Yun lang yung feeling sa akin. Nag-iyakan din ba sa room yung mga tao? Noong time na yun, hindi eh. Hindi. Oo eh. Pero after nun, yung doon sa lamay. Oo, yun na. Doon na. Doon din ako nagbe-breakdown na. Oo. Then you begin to realize, wala na talaga siya. Wala na talaga. And then yung challenges nun is up to now, dala-dala ko yung memories niya. Yung ano, kung yung in-imagine ko na ano kayang mangyayari kung nandito pa siya. Ano yung mangyayari kung buhay siya. Ayun, naisip ko kung naabutan niyang artista ako, nag-a-acting ako, anong bibigay niyang advice sa akin, mga ganun. Saka tinupad mo yung pangarap niya, di ba? Gusto niya makatapos ka ng pag-aaral. Oo. Bago ka mag-artista. Naginawa mo naman. Oo. So, yun. Sana masaya siya. Oo. Nung ano, natutuwa ako dahil minsan nagbabasa akong reviews o sinasabi ng mga tao sa akin, kaboses mo yung tatay mo. Actually. So, natutuwa actually, ako na at least nabibigyan ko silang memory ng tatay ko. Dahil yun ang hero ko eh. Yun ang idol ko. Saka mas kamukha mo siya kesa sa nanay mo. Salamat. Mas kahawig mo siya. Anong mga unforgettable moments mo with Rudy? Yung tawa niya. Napaka-infectious ng tawa niya. Ah, talaga? Ganun. Parang ganun. Pag natatawa siya, lahat natatawa. Mukha siyang action star, di ba? Pero actually, medyo komedyante siya. Mahilig siya magpatawa. Mahilig siyang mang-prank. Makulit. Yun yung nakakamiss. Very, kung nandyan siya, yung presence niya, mararamdaman mo. Tapos, alam mong, ano talaga, alaga ka, may lalaking lalaki talaga na, alam mo yun, action star vibe. Yung vibe mo, feel mo. Ganon. Ano mga lessons na hindi mo makalimutang tinuro niya sa'yo? Yung mahalin mo yung pamilya mo sa in terms of the family. Sa babae, wag na wag kang mananakit ng babae physically or ano, or emotionally. Pero minsan, siyempre, emotionally, hindi yan, maiwasan yan. Pero physically, yun, 100%. Yung isang naalala ko, sabi niya, kung sa acting, natural na nervousing ka, pero stay calm, cool, and relaxed. Sabi niya. What about sa pagkikitungo sa mga tao? Si dad mo, matulungin ba siya sa mga, si Papa, very, ano sa industriya? Very, oo, kasi ano siya, naging president siya ng Actors Guild. Mahilig siyang gumawa ng kaibigan. Mahilig siyang makipagkwentuhan, makipagtawanan. Mag-socialize. Mahilig siya mag-socialize. Yun ang alala ko. Nabanggit ni Jeff na every time daw mag-uusap kayo tungkol sa mga bagay-bagay, na-notice niya lang na parang meron laging reference sa tatay mo. Of course, kasi laging meron ganun. Napakalaking influence sa akin ng tatay ko. So, hindi maiwasan na ano, makwento yun, mga bagay na ganun. Even sa mga ano, simple things daw eh, parang ay, kung ito sabi pa ng tatay ko, ganitong ginawa sa akin ng tatay ko noon. Nire-refer mo lagi doon sa panahon na yun. Yeah, because ano eh, I think kung nawalan ka ng parent na mahal mo, talagang habang buhay, dala-dala mo na eh. So, hindi mo may iwasan na maalala, ma-mention, or ano. Was it easy for you to accept na nawala siya? Naku, hindi time po. Hindi po talaga. Ano mga pinagdaanan? Ano mga ba? May course, period of ano ka ba? Parang of course, may depression and sadness? Meron. Dahil na-imagine ko, sana buhay siya.
Sana andito siya sa mga pinagdadaanan ko, lalo na nung bago ako sa showbiz. Siyempre, ang dami ko pang mali. Ang dami ko pang, hindi pa ako ganun ka-confident, hindi pa ako ano. I wish nandun siya para matanong ko siya ako, paano ba to? Paano ba dapat atake dito? Ano ba dapat gawin ko? So ngayon, through yung memories, nakaka-stand up ako on my own. Dahil naalala ko siya, in some sort of way, nakakahanap din akong answers through the memories. So do you still feel na guided ka niya up to now? Yes. Kahit wala na siya rito? Oo, very much so. How do you talk to him? Pag, if you need to talk to your dad? Through prayers? Of course, prayers. Nabanggit mo nga na parang nagdadasal ka na magpakita sa'yo pero hindi naman nagpapakita. Wala eh. At may ano nga dun sa mausoleum niya, mayroong may higaan, may kwarto. Ah, oo, at tama. At one point, sinubukan kong matulog dun. Oh. Nakakatakot pala. Pero sabi ko, kung may multo man dito, sana naman yung sa tatay ko na. Wala pa rin eh. Wala pa rin. Pero din sa bahay, wala bang ano, mga nagkikwento na meron? Yung mga kasambahay po. Ano ang mga kinikwento nila? Meron daw po, para sa panaginip, ganyan, nagpapakita. Or may mga tunog-tunog. Pero kung pinupunta ko, wala. Wala naman sa'yo, no? Sa panaginip po, hindi ko mapasok minsan. Akin, even during bilang, the early, you know, yung early period pala na parang mabibilang ko sa kamay kung ilang beses siya lumabas sa panaginip ko, mga lima lang ata. Lima. Mga ganun. Maganda naman yung mga ano, mga message niya sa iyo. May isang point na alala ko, isang panaginip. Nag-acting workshop pa ako noon. Hindi ako makaiyak. Breakdown ng kailangan. Hindi talaga ako makaiyak. Gamit ko na kasi yung sa kanya dati na iniisip ko siya, naiiyak ako. Namatay yung isang aso namin. Iyak ako ng iyak. Doon sa panaginip, sabi niya, aso lang pala kailangan para maiyak eh. So, para totoo. Para totoo. Parang kasi swak na swak doon sa kanyang personality. Ganun siya talaga magsalita. Ito si Ate Dina. Kapag tagal lang rito? Mag-50 years na po. 50 years. Wow! Siya ang first PA ni Mama. Dapat nga po may loyalty award si Ate Dina dahil sobrang tagal na po dito, parang pamilya na po sa amin to. Ano mo naaalala nyo kay Rudy nung nabubuhay pa ho? Mabait, katulad nito mga kanyang mga yun na. Paano siya mabait sa inyo? Paano kayo pinakikitunguhan? Ano din, parang ano lang, parang pamilya din. Bago siya kasi namatay, parang may gusto siyang sabihin. Hindi niya masabi. Ano yun, katigil niyo? Hindi na po siya makapagsalita. Pag sinusumpong lang siya. Yung multo, kwento mo, Tidina. Ano multo? May multo raw? Yung multo daw. Kwento mo, Tidina. Yung multo ka? Hindi naman po. Ano yung sinasabi na dyan daw, nakita daw sa harap? Yung taxi driver daw yata, yung pusunira namin na malingki. So, sabi niya, bahay ba to ni Rudy Fernandez? Sabi nung pusunira namin, opo. Sabi, andyan siya, nakatayo. Sabi ganun? Oo. Hindi naman alam ng taxi driver na yun na malalaman lang nila pag sinita ng gwardiya. Oo. Saka hindi niya alam na bahay ito ni Rudy Fernandez at all. Opo. Anong naging reaction niyo nung sinabi yun? Yung kinukwento nila sa amin na ganun, sinagot lang siya ng cook namin na, opo, bahay po ito ni Rudy Fernandez. Wow. Ano sabi ng driver? Ayan siya, nakatayo. My gosh. Nandiyan pa yan siya, sabi niya. Nandiyan pa rin yan siya, paikot-ikot. So how do you wish to honor your dad ngayong panahon na ito? Of course, through yung work ko. And through me, na kung paano ako sa tao, how I am with people. Of course, I represent him because anak niya ako eh. So that's how, through... yung tamang way. Pero gusto mo ba yung parang molde rin ni Daddy Rudy, yung mga roles na gagampanan mo, o gusto mo medyo maiba? Of course, ako kasi siguro dahil lucky ako sa kanya, gusto ko rin action. But of course, as an actor, lalo na ngayon, maraming competition, maraming actors, anyone is expendable, I am willing to take any role dahil actor ako eh. You must be able to... Right. To be versatile, di ba? Yung tatay ko, nag-start siya as a drama actor, hindi talaga action star. So, ayun, willing to do anything.
Kasi nagbabago rin naman ang trend. Like ngayon, uso ang action, di ba? Yes. Sa TV. Sa TV. So, ayun. Nagkataon lang din na dito ako napasok sa Batang Quiapo. Action to. Tuwan-tuwa ako because I really like yung action. Dahil, of course, sa tatay ko din, sa influence niya. Pero, as an actor ngayon, kailangan kahit ang trabaho kunin mo na, di ba? Tama, tama. Oo. Kailangan para maano mo rin yung talent mo, di ba? Mahon mo. Ako sa nanay mo? Si mama, of course, busy-busy ngayon sa trabaho. Meron siyang Batang Quiapo, isa, at yung isang movie, Espantajo. Ayun. Nagkakasama pa ba kayo sa mga casual times? Yeah, pero recently hindi. Dahil everyday siya eh. Actually, dumating siyang 5 a.m. today, umalis na 7 a.m. Sobrang busy. Sobrang busy. Ang hirap. Pero natutuwa din ako na at least si mama nagagawa niya yung gusto niya, which is acting. Si mama, lumaking actress talaga. Child actress siya. Si mama din isa sa mga idol ko. Napakagaling. Nakatrabaho ko na yan once sa GMA. Kami ang magka-acting bago pa ako noon, drama eh. Iyakan. So, anto eh, magpakailanman ata yun. Heavy drama. Ang tagal ko umiyak. Tinawag muna ako. Renz, sabi niya, pinili mo tong trabaho na to, di ba? Ito yung pinili mo, so ito yung kailangan mong gawin. Ayun, after nun, naiyak na ako. Umiyak ka na. Pinilit mo na sarili mo. Pero ang galing niya. Ang galing talaga. Napakahusay. Pati yung mga angle, alam niya, yung ilaw. Bihira akong makakita ng ganong actor eh. Na pati yung mga angle ng lahat, napapansin niya, hindi lang yung sa role niya na acting. Lahat napapansin niya. Sabi nga nung director, oo nga. Mga ganon. So gusto kong, I aspire to be maski maliit lang na singaling niya. Sapat na sa akin 'yun. Anong dream mo para sa ano, sa role mo in the future, sa career mo? Anong ultimate dream mo? Actually, ito na 'yung ultimate dream ko eh, na nakasama dito sa Batang Quiapo. Pero of course, more action. Action talaga hilig ko. But I'm willing to do comedy, drama. Well, I think, in a way, you should consider any role na with the respect na yun yung dream mo. Para talagang i-cherish mo. Yun. At si Rap, kasama nyo rin dito, di ba? Sa compound. Yes, nasa kapitbahay ko po yung kapitbahay kayo. O kamusta naman ang relationship niyo magkapatid? Very good. Po. Busy po si Kuya ngayon, may work siya. I think sa computer related, parang ganyan. So recently hindi kami nakikita, busy rin siya sa anak niya. But close kami, ang bonding namin actually poker. Mahilig kami mag-poker ni Kuya. And movies. Manood na movies. That's good. At least, pa rin kayo. Close pa rin kayong dalawa. Hindi ka naghihiwalay. Oo naman. Nakakatuwa naman at nakarating ako sa bahay ninyo, na dating bahay ni Rudy Fernandez, ang iyong dad. Yes. Parang nafe-feel nyo pa rin ba yung spirit niya rito paminsan-minsan? Opo. Siyempre po, parang yung buong bahay po, parang memorabilia. Lahat po ng mga areas dito naalala ko po siya. Every day. Kailan niya binili itong property na to? I think mga 80s. 80s yan. Mga ganun po. You're busy with Batang Quiapo. Kailan ka ba nagsimula mag-taping doon? Nag-start po ako nung January. And thankfully, thank you kay Direk Coco. Buhay pa rin po ako. Naka-10 months na po. Opo. And aside from Batang Quiapo, meron din po kaming bata na inaatupag. Bata. Ang joke nga niya, kasama niya si Tanggol sa work. Dito si Sanggol. Tanggol, Sanggol. Anong role mo doon? Isa po kong henchman ng Montenegro family. Isa po ako, Boyet. Kay Boyet at kay McCoy. Ako po ang isa sa mga nagpapatakbo ng drug business nila. At mamamatay tao din po ako doon. So how is it so far? Abang ginagawa mo yung Batang Quiapo? Sa akin po, very grateful ako dahil isa po yun sa mga dream roles ko. Dahil ako usually good boy. So pag nasa good side ka, usually
wala kang freedom maglaro masyado as opposed to yung ibang-iba sa character mo na masama, ginagawa itong mga gantong bagay, nakakapaglaro ka at na may growth ka as an actor. So, ayun. Ikaw naman, Jeff, paano naging career mo sa acting? Nakikita kita noon sa ABS, lumabas ka sa mga teleserye doon. Yes. Ano yung pinaka-last na ginawa mo? Last na ginawa ko, naging part ako ng Nag-aapoy na Damdamin. Pero prior to that, naging part din ako ng Darna, tapos ng Ang Sayo Ay Akin. So far, sobrang grateful ko naman sa ABS kasi simula nung pumasok ako sa kanila, hindi naman nila ako napabayaan. Lagi naman nila ako nakakasa sa telesets. Baliktad kami. Nag-start ako sa GMA, sa Survivor, tapos eventually, napunta ako sa ABS, tapos nagdire-diretso naman ako. Tapos nag-ano ka rin, for a while, you came out sa mga news shows. Yes, nag-showbiz anchor naman ako sa anchor. Studio 23. Sports and Action at the time. Paano kayo nagkakilala na naman? Matigil lang yung magkakilala ko, Julius. Parang birthday ng mom niya, may... May iba pa akong boyfriend nung tayo. Pero crush ko na. Crush ko na siya. Okay, alam may boyfriend so siyempre ano ko. Yung boyfriend ko talaga nung time na yun, siya yung invited. Tapos since kasama ako, parang sige, sumama na lang. Tapos doon ko siya na-meet. Pumunta kami sa farm nila. Kasi doon nag-celebrate. Sakto nasa Tagaytay din kami noon. Tapos yun, nandun siya. Na-meet ko siya doon. Kaibigan mo yung boyfriend niya? Hindi naman po kami close. Pero medyo acquaintance. Opo. Yeah. Noong time na yun. So hindi ka nakaporma dahil may boyfriend. Opo. Tapos, paano nag-develop yun? Well, nung nag... Yung sa side ko kasi, nung time na nag-break na kami nung relationship na yun, meron akong part noon na... Kung mag-boyfriend ako, tapos showbiz, okay sana to. Kaso nga inisip ko, ay, showbiz, masyadong showbiz yung family, masyadong showbiz ang surroundings, parang hindi ko ata kaya. Mas gusto ko na lang. Eh, syempre kasi... Kasi naniligaw na siya noon, nung time na yun? Hindi, crush ko lang. Kino-consider ko lang in my brain. Kino-consider ko lang siya in my brain. Kasi, oh my gosh! Kasi nung time na na-single ako, maraming mga nag... Syempre, nagpaparamdam na sa showbiz. Tapos, inisip ko kung magkakaroon ako ng boyfriend na showbiz, baka ito yung pwede i-consider. Pero, in the end, naisip ko ayoko na rin ng showbiz kasi nga ang gulo. Magulo kapag, tas lalo na kung, let's say siya, masyadong showbiz yung family, baka showbiz. Kasi nafe-feel mo rin ba na parang may gusto siya sa'yo? Ganun, kaya naiisip hindi, pinalo niya kasi ako sa Instagram ng Nag-DM ako. Nag-DM ako pero hindi niya ako pinapansin. So, nung nalaman mo, hiwalay na, anong ginawa mo? Sabi ko, hi, Jeff. single ka na ba? Kamusta ka? Mga gano'n. Hindi ako pinapansin. Akala niya, bad boy ata ako. Saka yun nga yung sinasabi niya na medyo ayaw niya lang ng showbiz. Tapos nitignan ko yung itsura niya. Nung nag-meet kasi kami nung sa farm, 10 years ago, parang pretty boy pa yung itsura niya. Tapos yung last post niya sa Instagram, long hair, rugged. So, inisip ko, bad boy na nga talaga. So, parang nag-judge na ako na gano'n. So, nagme-message siya, nagme-message for 2 years. Yung Julius, parang isip ko, delikado ako dito, wag na lang. Pero the interest naman is laging nandun. Pero lagi lang siyang, wag na lang, sasama lang loob ko dito or masasaktan lang ako dito. Tapos may mga times naman na nagre-reply ako pa konti-konti. Kaso bigla na naman ako matatakot kasi magyayaya siya, inom, labas. So parang isip ko, bakit puro inom? Ba't puro labas? So natatakot na naman ako. Yung sa side pala niya, yun lang yung ka ba nagyaya ng inom palagi? Para lang get to know, ganun. Lunch or ano, dinner. So moving forward, nung nag-meet na kami, September 20 ba? Tama? September 19, hindi na kami nag-iwalay ever since. Nalaman niya, hindi pala ako bad boy. Good boy pala ako. Good boy pala. Tapos wakang ano namin, mga personalities, yung mga likes namin, pareho. Ayun, after nun, tuloy-tuloy na. Saan kayo nag-date? First date niyo saan? Actually, dito lang sa ano lang sa may White Plains. Kasi di ba may ano dyan, may bilihan ng plants. Gusto niyo bumili ng plant? So sabi ko, samahan na kita. Lunch na rin tayo. Pagtapos, ayun, after nun, tuloy-tuloy na. Dire-diretso na. Tapos, a few days noon. Ay, birthday ko na. Tama, September 20. September 20. Tama, kasi birthday ko na din.
Tapos aalis ka ako with my friends, sumama na din siya. Tapos dire-diretso na. Nagbaklara na kami together. Kasi kayo na agad? Ganun kabilis? Hindi naman, hindi naman. Ano lang, ano lang muna. Oh, developing. Developing. Pero after mga ilan weeks ba? Mga 2 weeks ata. Naging kami na din. Ganun na lang din. Pero dapat kasi, ang tagal namin nag-back and forth sa usap. Anong realization mo nung na-meet mo na siya finally? Na mas nakilala mo na siya? Ang gwapo niya pala. Yun yung una-una kong na... Kasi nititignan ko sa Instagram kasi ang tagal namin yung nakita. Sabi ko, ang rugged. Parang dito yung mga type ko. Gusto ko, pretty boy. Noong una ko siyang nakita, sabi ko, ay, ang gwapo pala nito. Sobra. Ito pala yung type ko. Tapos, sobrang bait niya. Sobrang bait niya. Sobrang humble niya. Tapos, the way siyang magsalita, parang... Akala ko kasi yung tipikal na lalaki na mayabang, oh, punta tayo sa ganito. Yun, tapos hanggang ngayon, active pa rin naman si Mama LT sa showbiz, di ba? So, akala mo may ganun. Wala. So, walang kayabang-yabang? Wala at all. Wala. Tapos, simpleng tao lang. Simpleng. Tapos, niloko ko siya na, kulangot lang ako sa showbiz. Siya din, nagbibiru din siya ng ganun. So, parang, wala akong na-feel sa kanya na superiority. Na anything na ganun. Tapos the way niya makipag-usap, a gentleman pa. Nagbubukas pa siya ng door. Sobra. Parang yung kanya kamahal. Wala kasing kayabang-yabang sa katawan, which is hindi yun yung in-expect ko nung una. Eh, ikaw naman, impression mo sa kanya? Ako, ganun din po. Napaka down to earth. Akala ko po nung una, napaka arte. Pero hindi pala ganun. Nagkamali ako. Napaka ano po, down to earth. Hindi maarte. Simple lang. Tapos kahit saan, okay siya. Tsaka yung pinakagusto ko sa kanya, napaka-responsable pala niyang nanay, napaka-responsableng tao, napaka-mapagmahalin sa magulang, rinrespeto niya yung magulang niya, pati magulang ko, mga pamilya ko, at lalo na ako, rinrespeto niya. Marunong siya magrespeto. At lalo na sa Diyos pala. Napaka-ano niya, religious na tao dahil Christian siya. So marami rin ako natututunan sa kanya sa aspetong yun. So ilang months kayo naging kayo bago kayo nag-decide na magpakasal? So September to June. Mga so, ilang mabilis lang po. Ano po talaga alam na namin na isa't isa na yun talaga. Syempre we went through yung mga ano rin miscommunication, mga nakita na namin yung ugly side ng isa't isa early pa lang. Kasi so, I think you sa amin, Kuya Julius, nung time na nag-date kami, siguro nga kasi medyo matanda na kami. Hindi na kami papagets-bagets. Parang nato sa... So, 30 plus na. Serious na yun. Hindi na kami nag-play games. Tapos we're very straightforward. Pag nag-uusap kami, lagi kami straightforward. Even sa past namin, straightforward kami magkwento. Tapos I think the baby, we also planned it. It was part of ano. Paano nag-propose sa'yo? Si Red? Nag-propose? Napaka ano? Nasa kotse kami. Natutulog lang ako ang Julius. Kasi siya lang yung bumaba ng kotse. So, natutulog ako. Tapos mamaya sabi niya, oh, will you marry me? Nakabukas na yung ano. Tapos sabi ko, yun na yun. Tapos tumawa ako. Sabi niya, ito, will you marry me? Yun na. Tapos kinuha ko na yung ring. Tapos sinuot ko, ito. Hindi naka-record siya sa video. Hindi, wala nang time. Nakatulog ako. Tapos sabi niya, oh, will you marry me? Casual. Very ano kasi ito, macho-macho na lalaki. Hindi siya yung ano. Hindi ka romantic masyado na parang lumuluhod pa. Sinusubukan naman po. Sabi ko nga nung ano, ulitin ko ah. Ayun, yun po. Pero before that, pinag-uusapan nyo na talaga na parang medyo napapahapyawan na yung pagpakasal, di ba? Bago ka nag-propose. Pag-uusapan na namin. So, nagpakasal kayo June? June 25. Okay. Kamusta naman ang wedding? Napaka-special dahil lahat ng mga mahal namin nandun, lahat ng mga idol ko, siguro idol mo like, din. Like si Manny Pacquiao, isa sa mga ninong namin. Siyempre si Lito Lapid, isa na lang siya sa mga natitirang tunay na action star ng Pilipinas. Tapos, siyempre si Mama, Grace Poe. Siyempre, pinakamalapit yun kay Fernando po. Isa rin idol namin. Si Ma'am Cory. Oo, Ma'am Cory Vidanes. Sa ano po, busy po siya nung time na yun. So, ninong po siya ni Victor. Sa this coming, ano,
December. Kasi the wedding, we wanted it to be very intimate. Malit so, lang. 40 guests lang kami. Nilimit talaga namin sa 40 guests. Even family and friends namin. Saan ginawa? Nilimit namin. Las Casas. QC. Nice. Sakto sa city. Wow. Simple lang. Mabilisan. Wala lang kaming program. Wala kaming program. Talagang, just to wed. And then, enjoy with family. But I think yun yung wedding na gustong-gusto ko talagang ganong paraan, yung hindi na siya yung maiingit pa, may ano na. May iyakan ba sa wedding? Wala po eh. Ah, wala. Siguro teary-eyed. Teary-eyed lang ako. Nung naglalakad siya, teary-eyed. Normal naman yun. Lagi naman ganun. Parang ikaw may iyakan, sure. Naiyak ako nung sa speech, pero hindi na rin ito. Kasi I think, Kuya, I was so happy at that so time. Happy. Sobrang happy ko. Kasi isa yun sa mga promise niya sa akin eh, yung wedding. So yung feeling ko at that time is, sobrang grateful ko na in-honor niya. Yun yung gusto ko kay Renz, actually. When na-meet ko si Renz, siya yung lalaki na pag may sinabi sa'yo, gagawin niya. Little or big things, gagawin niya talaga. Basta sinabi niya. Pero pag hindi niya sinabi, hindi mo siya mapipilit. Pero pag nag-commit siya na, oh, ito, gagawin. Kahit little things na, pupunta tayo sa ganito or ganyan, i-honor niya yun. So, nung, a man of his word. Yes. Thank you. Yes. Ganun din ba tatay mo? Opo, ganun din ganun po, siya, of course. No? Po. Mori, sinabi niya yun ang gagawin niya. Yeah, okay. Very. So, doon po ako humuhugot din ng character ko sa nanggagaling. Of course, may influence niya. And now you have a baby. Yes. Victor, pangalan Victor, niya? Yes. Oh, kamusta naman ang buhay bilang nanay, bilang tatay? How is it like? Mahirap ang adjustment pala. Hindi pala siya joke. Yung tulog. Wala pala siyang time off. Wala pala siyang off switch. 24/7. The real name actually is Rodolfo Victor. Ang usapan kasi after namin that, ni Jeff. Yes, ang that. Usapan namin ni Jeff, kung lalaki, sa parents ko nakapangalan. Okay. Kung babae, sa parents niya, pinagpala ako ng Diyos, sa awa ng Diyos, lalaki. Oo. Dahil yung mga anak din ng kapatid ko, ng brother ko, dalawang babae. So, itong hinihiling ko talaga sa Diyos, para lang isang may Fernandez na from Lorna Tolentino side, na lalaki. So, ayun, na-answer yung prayer. So, yun naging name niya, Rodolfo Victor. Ang real name ng dad mo ay? Rodolfo Fernandez. Walang Victor. Wala, si mama ang Victoria naman. Victoria. Pinaghalong movie actor na. Yes, kaya naging Rodolfo. So, mahirap mag-alaga ngayon dahil madaling araw gising kayo. Yes, madaling araw. Pag umiiyak, talaga. Parang hindi mo makuha yung kahit anong isip mo ng rhythm or pattern or ng routine, parang paiba-iba siya every night eh. Wala siyang definite na day na, pag ganito ginawa mo, matutulog siya ng ganito. Parang everyday surprise yung nangyayari. May time na mahaba tulog niya, maraming times na wala. Hindi talaga nga. Dito sobra. Dahil first time parents kayo, ano yung feeling mo nung nakita mo, nung first time mo na nakita yung baby mo? How would you describe it? Ikaw muna, Jen. Ako, nung time na yon, nung nakita ko siya, parang disbelief. Parang, akin ba talaga to? Parang, totoo, galing to sa tiyan ko. So, tinikwento ko yun sa kanya sa hospital eh. Parang, nandoon na kami sa room, napapatingin ako sa bata, iniisip ko, okay, alam pong anak ko to, pero wala pa yung feeling na, talaga, akin to. So, mga 2 to 3 days pa bago nag-sink in na akin nga to, anak ko nga to, parang gano'n. Ikaw naman? Sa akin parang gano'n din po, very surreal. Kasi bata pa lang, mga 20s pa lang ako, pinapangarap ko na magkaanak na. At some point sa buhay ko, naisip ko never na ako magkakaanak. Parang magiging single na lang ata ako habang buhay dahil hindi ko pa nami-meet si Jeff noon. Akala ko, nung nakilala mo siya? Bali, nung nakilala ko si Jeff, 38 na ako. 38, 37 na ako.
So, yung ano talaga namin, yung wedding tsaka yung pag-anak namin is talagang later stage. You don't look 37. Thank you. Nagulat ako rin na. Baby face na ito. 37. Parang feeling ko mga 20 plus ka lang eh. 37, 38. Kaya nga yun ang ano ko ngayon. Kaya pala medyo ano na kayo, parang practical na kayo. No? Oh, mature na. Hindi na kami pabebe. Rekta na. Wala. Tsaka siya nung time na nagda-date kami, paulit-ulit yan. Ano, sagutin mo na ako. Tayo na. Gano'n ba? Gano'n na siya. Huwag na patagalin to. O, pero siya gano'n natin patagalin to kasi tumatanda na tayo. Tapos inisip ko, o nga naman, anong gagawin nga naman namin? Magliligawan kami ng paano? Mag-aantay ako ng flowers, date. Eh, alam ko naman, deep inside, gusto ko rin naman. Sinisip ko, 37 na rin naman. Maano yung time. Actually, may struggles din yung pregnancy ng age na ganito. Yun din dahil naman. May complications na at mas mahirap na. Totoo. So, tsaka nakakapagod na sa katawan, Kuya Julius. Iba na, admit. Sabi ko nga sa kanya, kung siguro 20 to, baka kaya ko magpuyat, kaya ko magbuhat-buhat. Pero ngayon, may one time, Kuya Julius, nagpapaligo kami ng bata. Sumakit yung likod ko. Hindi ko na talaga siya matayo for some reason. Nagpanik talaga. Sabi ko, love. Yung likod ko. Kasi talagang nagulat rin ako na parang siyang nag-lock. Nagpapaligaw ko, nag-lock. Hindi ko na magalaw. Sabi ko, wow, iba talaga kapag pinili mo rin na ganitong age na rin mag-anak. Oo nga. So you plan to ano, follow up na naman next year para tuloy-tuloy na. Bago, ano, di ba? 40, meron na. Let's see po. Depende kay Jeff, medyo na-trauma din siya. CS kasi po, tapos ano, we tried na going naturally, di ba? Normal. Pero after 8 hours sa delivery room, ano na pala, naka-cord coil na rin. So, tapos ano pa, huwag na lang ikwento yung buong story. Pero napatagal din kami kahit paano, mga 1 week sa hospital. At least meron na, di ba? At least meron na. Thank God. Nakahabol. Kamusta reaksyon ng nanay mo? Very happy po. Very happy si mama. At cute na cute kay Victor. Tuwan-tuwa siya. So, ayun. Lumaki na yung pamilya namin ngayon. So, masaya lahat. Yung parents mo naman, ano sabi? Nung nakita yung kanilang apo? Tumuntua, pogi daw. Pogi. Tuwa. Pero kasi sa side namin, marami na rin naging ano, boy and girls. Pero happy sila for me kasi sabi nga ng parents ko, hindi nila ina-expect na aabot pa daw ako sa age na mag-aasawa or mag-aanak. Talaga? Bakit? Kasi same lang kay Renz, Kuya Julius. At that time, parang ayoko na eh. Parang sabi ko sa sarili ko, 30s na ako. Okay na sa akin na huwag ikasal. Okay na sa akin huwag mag-baby. Tsaka before, takot talaga ako masira yung figure ko. So medyo vain yung reason ko na huwag mag-baby before. At tsaka nung time na yun, parang who to trust with my life ng lifetime mo ibibigay sa lalaki na sure ka ba na hindi mag-uwi sa hiwalayan. May ganun akong fear. So when I met Renz, para kasing ano eh, na-secure niya talaga ako with the way that he treated me. Talagang ano, naparamdam niya sa akin na I can trust him, I can trust his words. Tapos talagang inaalagaan niya ako. Like, how a man should take care of a woman in all aspects. Na-feel ko sa kanya yun. Oh, bidang-bida ako na naman. Pero sa'yo, totoo naman talaga yun. So sa kanya, nung dumating na kami sa point of talking about our future, having a baby, and then settling down, parang hindi na ako nagdalawang isip with him. Kasi nga, yung na nabigyan niya ako ng ganung security na I can trust this man with my life. Would you say that you found your soulmate? Oh, yes. In Renz? Sobra, in all levels. Pati yung nakagulat, pati yung mga likes. Sabi nila, di ba, ano, opposites, they attract. Uh-huh. But the ones that are similar, they don't. Pero with us, we have similarities na parang na-enjoy namin together. Na-enjoy namin na gawin like music, with the way our minds work, with the way we think. It may be different, pero pag nag-usap kami, nag-meet kami at the same level. And then, halos pareho rin kami ng birthday, Kuya Julius. Oo, okay. Lahat kami Virgo. Hindi lang edad nyo, no? Yes. September 8 siya. September 21 ako. Anak namin September 7. Lahat Virgo. Kami Virgo. September. Pang-karakteristik na Virgo. Alam ko lang, loyal lahat. Loyal at lahat. Very, ano,
perfectionist. Oh. Yun ang actually isa sa mga... Di ba kayo nagka-clash on that aspect? Sometimes. Perfectionist, oh, di ba? Sometimes. So, sometimes. Oh, madaling mainis. Hindi naman maiiwasan din ng miscommunication sa ano, or mga ano, away. But, ano naman, nakikilala namin yung isa't isa much more. Alam namin yung mga buttons na nagtitrigger sa amin. So, naka-adjust kami. Yun yung maganda. Naka-adjust kami sa isa't isa. Importante, happy kayong dalawa. Oo. Yes. And ito yung this coming Christmas. Meron kayong baby. Yes. No. Best Christmas. Kompleto ang pamilya. Kompleto. Christmas. First yes. Christmas as a family. Yes. Okay. Anong plano nyo? Christmas. Wala pa kayong plans for Christmas? Wala pa baka more family get-together, ganyan, kainan. Pero most definitely, dapat may ano celebration kasi may bata eh. So, iba talaga pag may bata. Si ano ba, Lorna, ano? Hands-on sa kanyang apo? Very busy kasi si mama ngayon with batang Quiapo at meron siyang movie na... Espantaho. Horror. MMFF Horror by Chito Ronio. Star-studded to. So, popromote ko na rin. Meron mo na rin yan. Re-invite ko po kayo manood ng Espantaho. Details will be out soon, syempre. Bale, kailan lalabas to, more or less? More December. Or less December. Film Fest. Yes. Film Fest ang target. Nandun ka rin? Oh, wala po. Wala ka doon? Opo. Oh. Pero kayo producer? Ah, hindi po. Hindi. Opo. Nag-promote lang. Promote ko na rin po yung Batang Quiapo. Sana manood po kayo everyday sa TV5 nandun at sa YouTube po, Kapamilya Online Live. Thank you po. Sana pag habang nilalabas natin tong vlog na to, nandun ka pa rin. Sana. Sana po. Sa awa ng Diyos. Kasi yata kinatatakutan nyo lagi, no? Opo. Sa Batang Quiapo, parang anytime, no? Anytime. Diba? Marami po, marami pong patayan ang nangyayari dahil action. Sa loob ng mahigit one year na, di ba, na magkasama kayo dalawa. Yes. Anong mga natutunan nyo? Anong mga realizations nyo as a couple? Ikaw muna, Jen. Ako siguro important talaga na you respect the guy for the guy that he is. Kasi di ba, common sa aming mga babae, I'm not speaking for everyone, pero common lang na parang meron ka lagi expectation na, oh, you should treat me this way because ganito dapat. Or for me kasi parang a guy will always remain a guy and you have to respect that. Kasi darating naman yung time na if you let him be who himself, ibibigay rin naman niya yung parte na yun sa'yo eh. Basta hayaan mo lang siya. Like with him, hindi ko siya masyadong pinipressure sa lahat ng bagay. Pero nakikita ko, he's being a good father, he's being a good husband, tumutulong siya sa akin sa pag-aalaga ng bata. Pero wala yung pressure na dapat tulungan niya ako, ganun. So I guess, bigyan mo lang din siya ng konting space. Bigyan namin ng konting space yung isa't isa, respect, and then yung support. Support, hindi lang sa career, sa work, kundi yung mga little things that makes him happy, little things that he wants, like what he wants to eat. Ako rin, ganun din yung binibigay niya sa akin. Kung ano yung gusto ko, nire-respect din naman. On a daily basis to, ha? Ano lang ang known? Hindi mo tatanggapin talaga. May ginawa. Pero sinabi ko naman sa kanya yun, if anything makakapagpa-trigger, kasi medyo selos ako eh. So anything na makakapagpa-trigger ng selos ko, parang mahihirapan kaming dalawa. So very careful siya doon. Si Renz, very careful siya. Tsaka sa kanya lang ata ako na-experience na lalaki na pwede ako magsabi na, uy, na-feel bad ako, gusto mo ba ako magselos? Yung hindi niya ako i-attack for saying that. One time it happened to us, sinabi ko yun sa kanya. So sinabi lang niya sa akin na, ah, hindi, sige, wala na. Kung hindi ka comfortable, okay na. Ikaw naman, Renz, anong realization mo bilang bagong may asawa? Sa akin, ano, just have faith sa Diyos na everything has a purpose. Kasi sa akin, totally nagbago yung buhay ko eh. Totally... Tapos nakita ko na meron nga talagang purpose para doon. So yun, have faith. At ano ang no-no naman for you? Kanina binanggit niya, no-no, papababae. Ikaw, anong no-no for you? Yung ano lang, siguro always yung respect lang. Ayoko yung may disrespect. Always respect your man. And kasi ano, ang man gusto niya rin ng respeto eh. So yun.
no-no sa akin ng disrespect. Pero no. hindi naman ginagawa yun. Actually, it works both ways. No? Dapat may respeto sa isa't isa. Yeah, true. Hindi lang lalaki, kundi pati babae. Pareho kayo nagre-respeto. Totoo pala yun, no, Julie. Sinasabi nila na hindi lang talaga love ang element ng relationship, lalo na ng marriage. Talaga palang respect is a big factor. Oh. And it's a work in progress. Yes. Walang perfectong marriage. Wala. Every day is a challenge. Yes. True. Diba? Kailangan lang sayawan mo, no? Marunong ka sumayaw kung paano ka magiging successful in a couple. True. Well, anyway, congratulations sa inyong thank dalawa. Thank you so much. Happy for you. Thank you. At excited na ako sa inyong future. Thank you. Salamat, Pia Julius. By next year, meron na naman. Let's see. Kung sure na babae, pwede. Thank you, Pia Julius. Napakinggan nyo na ba ang daing na mga api? Hindi nyo talaga sila maririnig dahil walang boses sa mga kapuspalan. Sa Kongreso, AXIES ang lumalaban para sa mga sinaktan at niloko. AXIES ang boses sa Hi there, teammates! Thank you so much sa pagbisita sa aking channel. Napaka-special ng aking interview ngayon. Siya po ay nagsimula bilang isang modelo or model, naging beauty queen, naging isang magaling na actress, at ngayon ay mompreneur na rin. Higit sa lahat, siya ang wife and the wind beneath the wings ng patikan at magaling na aktor na si Ricardo Cepeda. Ngayon, sa vlog na ito, ikilalani natin mabuti si Miss Marina Benipayo. Sunshine, hindi ito ha, si Tomas yan. Medyo tough yan. Ayan. Tough. Oh, ayan na guys. So, ang mga alaga nila, minention ni Ricardo Tomas dun sa vlog ni Papu. Oh, ito sino to? Tomas. Si Tomas. Bakit Tomas? Na Tomcat yun pala. Tapos ito, Ricardo, nasa ilalim ng ano? Ng mesa. Ayan, yan. Ay, mesa. Diba? Mesa, sasakyan. Si Fred. Ayan, Papu. And si Sunshine. Fred and Sunshine. Sunshine! Parang meet your garden. Ayan, ano, si Fred. Mahilig sa camera, artista. Ayan, si Fred. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino, would like to thank the following. Pure Gold. Sa Pure Gold, always panalo. David Salon. Whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Raja Travel Corporation, with you on your journey. Baby Co Wipes, bida si baby sa alagang Baby Co Wipes. Cupid's Cologne, Love Mist. To order, message tonybbabaw@gmail.com. Enagic from Japan, Kangen Water Machine.